Hi friends, what's up? It's me again. Welcome back to my YouTube channel. And for this video, I'm gonna share with you guys my weight loss journey. Before I start, gusto ko lang kong sabihin na no matter what our current body is right now, I just want to say that I respect you and remember that you are beautiful, you are pretty. What matters is what's within your heart. Aww. I also want to say na hindi rin naman mali na bilang isang tao, bilang isang babae, ay gusto nating mag-cut or mag-lose ng weight. So hindi lang naman tayo nagpapapayat or nag-lose ng weight para kumanda or whatsoever. Siyempre, naglo-lose din tayo ng weight para maging healthy, di po ba? So, I hope that this video will serve as an inspiration for some girls out there na nawawalan na ng kumpiyansa at pag-asa sa sarili na thinking na hindi na sila papayat or hindi nila kayang magpapayat. Because I'm telling you, no matter what your age is right now, kayang-kaya niyo pong magpapayat. But I'm gonna be straight to the point, it's not gonna be easy. But what I'm telling you right now is kaya mo kung gusto mo. And before I proceed with answering these questions, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, share it with your friends, and mag-comment na rin po kayo kung gusto nyo lang naman. Hindi naman po ito sa pilitan, but I will highly appreciate it, and thank you sa mga magla-like and mag-share and mag-comment sa video na to. So, yeah. Okay, so let's start. So I'll start with the first question. When did your weight become an issue? Okay, nung ako'y bata pa, hindi naman po talaga ako agad chubby or hindi ako agad mataba. In fact, ako po ay sakiting bata at super payat ko talaga noon. Kasi meron ako primary complex. Grade 5 or grade 6, ayan, tumalab na yung mga vitamins na pinapainom sa akin ng doktor at ni mami. Yeah! Kung ano-anong organic multivitamins ang tinry sa akin or pinainom. And thankfully, tumalab sila. So, nag-start na akong magkalaman or tumaba. Grade 5 or grade 6. And pagtugtong ko ng high school, yan, syempre, exponential na. Joke lang. Exponential na yung ano, yung pagtaba ko, di ba? So, lumakas na akong kumain. Yung pagtaba ko kasabay siya ng height ko, no? Habang tumatangkad ako, tumataba din. Hanggang makarating ako ng college, patuloy pa rin yung pag-gain ko ng weight hanggang ma-reach ko yung pinaka mabigat kong weight. And that was last November 2015. So yun yung pinaka mabigat kong weight. I think nasa around 85 to 90 kilos. Basta ganun yung weight ko nung November 2015. Doon na naging issue yung weight ko. Because number one, ang tangkad ko, di ba? 5'10 yung height ko. And at the same time, ang lapad ko rin. So talagang agaw pansin ako. Parang higante talaga. Literal na higante. Kasi na, imagine, 5'10 na girl. And then, yun nga, chubby. And my mom told me na nasa family namin yung mga heart complications. So, syempre, medyo natakot din ako. Kasi nga, di ba, at risk yung mga obese na tao sa mga ganyang sakit. Before, I don't really mind kapag may pumapansin sa akin na malakas akong kumain. Syempre, lagi nila akong pinapansin, uy, ang dami naman ng kanin na yan, ang dami naman ng, dami mo naman kinakain, ganyan. Noon, of course, bakit ba, ganyan? Ako to, parang, okay, katawan ko to, parang ganun yung katwiran ko. Hanggang sa hindi ko na sila pinapansin na wala na akong pakialam kahit anong sabihin nila na basta ako kakain lang ako, basta ako
busog, ganyan. So, yun, hanggang hindi na ako nababother sa mga comments nila. Until nga, na ma-reach ko yung point na talagang super laki ko na, super bigat ko na. So, yun. Naging issue yung weight ko around November 2015. Next question. What were your previous diet attempts? The one of my cousins, kumbaga health conscious siya, nakikita ko yung mga diet na ginagawa niya. Konti lang yung portions na kinakain niya, sinusukat niya yung rice, ganyan. So kami naman, no, nadamay ko na rin si ate, pati si, mag-drop na ako ng names, dyan si Ate Ann, si Ate Rose. Kumbaga, sama-sama kami na, okay, so kakain tayo, one cup of rice lang, or half cup of rice lang, ganyan. Yun, yun yung mga diet attempts ko noon. So, magagawa ko naman siya, isang kainan, half rice, and then, hindi ko talaga kakayanin. Siguro mga an hour or minutes later, gutom na naman ako, and I will end up eating much more. Next question, what makes this time different? So when I decided to lose some weight, ang diet na pinalaw ko is yung low carb diet. So ako pinagsabay-sabay ko yon, low carb, less oil, calorie counting. Yan, I'm not saying that that is the proper way of losing weight, but I'm gonna be honest na yun yung pinalaw ko nung ako ay nagda-diet. So on the early stages of my diet, I would only eat small portions of ulam, ganyan. Hindi ako nagkakanin talaga or even tinapay. Kung magtitinapay man ako, sobrang bilang na bilang pa rin yung calories. So mostly nag-rely ako sa fruits like apples, bananas. And one of the good things about this diet is I really love vegetables. So hindi naging mahirap para sa akin yung option ng isang nagda-diet na tao, which is yung gulay, gulay at gulay. And I also love chicken and fish. So I think that's what makes this diet different from the previous attempts that I made. This time, nag-stick talaga ako dun sa low carb, less oil, and no rice talaga na diet. Next question, what was your light bulb moment that pushed you to lose weight? Nung mga panahong yun, sobrang bumaba na yung confidence level ko. I don't know. I'm not really bothered, no, by the comments of my family, ganyan. Pero sa sarili ko lang, ganon, na parang I can't look in the mirror anymore. Ayoko nang nagpa-picture. Basta ayoko nang nakikita yung sarili ko. Kung nangyari, what went wrong? Ganyan. So, yun yung pinaka-light bulb moment ko talaga na parang, okay, I don't wanna feel like this anymore. I have to change my lifestyle. I have to change my eating habit. I really have to change. So, for myself. Ganyan. And I just wanna clarify na hindi ako nag-diet because broken-hearted ako. No! Kasi actually, nag-diet po talaga ako para sa sarili ko talaga yun. Self-love, self-care. Charmed. Next question, how much did you lose so far? How long did it take? Yan, very nice question. Ang pinaka-peak na weight na na-reach ko nung ako ay nag-diet is around 49 kilos. Yay! And for a tall girl like me, 49 ay napakapayat na talaga nun. Kasi po, para sa mga hindi nakakaalam, ang bone density ng mga large frame na kagaya ko, talagang mabigat po yung buto namin. Kung ikaw ay matangkad na babae, naiintindihan mo yung sinasabi ko. So around 30 kilos, ganyan. And how long did it take? Actually, so November ako nag-start. Around December, makikita nyo naman sa pictures. I got these pictures from Instagram. Makikita nyo naman sa dates na December pa lang, December 2015. May visible change na dun sa diet na ginawa ko. Although, hindi pa super payat, but you can see in my face na medyo nag-shrink na siya, and even my body itself. Pero, yung 49 kilos, na-reach ko yon ng April 2016. So, that's around 4 months ng pagda-diet. Next question, how much do you have to lose now? So right now, so
obviously, hindi na ako 49 kilos. Obviously, nag-gain na ulit ako ng weight. Salamat sa quarantine. But apart from that, the reason behind this current weight na meron ako ngayon is kumakain na ulit ako ng carbs. Yeah! So, hindi naman porket nag-diet ka during that time is forever ka na na ganun ka boring or ganun ka plain yung kinakain mo. No. Of course, kapag na-reach mo na yung goal mo, meron din tayong tinatawag na pag-maintain na lang nung weight. So, nung na-reach ko na talaga yung pinakabayat na weight, gradually, kumakain na ulit ako ng matatamis, kumakain na ako ng mga gusto kong pagkain, ganyan. Before that, pinagpatuloy ko lang yung no rice. Pero, meron ako talaga mga cheat day. Nung kami, nung boyfriend ko ay nag-work sa Manila, bago pa kami umuwi, pwedeng pupunta kami sa Taco Bell, Burger King, or Starbucks, or whatsoever na talagang crave na crave ako. Kasi, I think I deserve it. After 1 week na pagta-diet, yung Friday na yun, yun yung pinaka-hihintay ko. Kasi nga, I get to eat what I want. Pero ngayon nga, ayan, everyday is cheat day. Lalo na ngayong nasa bahay lang. So, quarantine season, ayan, pataba na pataba. It's just a matter of mind setting and having determination and having a specific goal. So, how much do I have to lose now? I don't know. Hindi pa naman ako super taba ulit. Siguro pag super laki na ng chan ko, gano'n. Hindi, joke lang. Ngayon siguro kapag dumoble na ulit yung baba ko, siguro mag-diet na ako ulit. So, yun. Next question. What kept you motivated when you were down? So, simple lang. I have a goal. No, meron akong gustong ma-achieve. Kapag may mga moments na feeling ko hindi ko na kaya yung diet, na parang miss na miss ko na yung kumain ng marami, kumain ng masarap, ganyan. Titignan ko yung kalagayan ko na kung gano'n nakarami yung na-lose kong weight. And that will keep me on going. Yun yung naging motivation ko. Also, I'm very thankful with my family, with my friends, and of course with my boyfriend. They are very supportive when it comes to my weight loss journey. Next question. What do you think hitting goal will be like? Ano lang, syempre masaya kasi naghihirapan mo eh. And alam mo na talagang parang fulfillment para sa akin na nakapag-lose ako ng weight kasi I never thought na kakayanin ko. Ano ba nga ba? And of course, I feel pretty good about myself. Syempre, so nabawasan yung takot na magkaroon ng sakit sa puso kasi nga, very healthy yung kinakain ko during that time. Vegetables, fruits, fish, chicken. So, overall, nung na-reach ko yung goal, syempre, ang sarap sa feeling. Rewarding talaga siya. Next, ayan. What is the biggest struggle? Food, exercise, temptation. Exercise? At first, dahil nga super motivated ako, okay, sige, tara jogging. Pero after that, hindi ko siya napanindigan. Around July 2016, nung nga nag-start na ako nag-work sa Manila, yung company na napasukan ko, Accenture, meron silang company gym para sa mga employees. So, tinry ko ulit na mag-exercise dun sa gym na yon. So, tinry ko, no? Yes, treadmill, ganyan. Cardio. And then, since walking distance lang yung office from my dorm, eh, wala akong kamalay-malay sa pag-exercise. Wala akong kaalam-alam. You have to warm up before the actual exercise and you have to cool down after the exercise. Hindi ko alam yung mga bagay na yon. Hanggang sa nung pauwi na ako. Hindi na ako makalakad na parang ginuguyod ko na lang yung sarili ko. Hirap na hirap akong umuwi sa dorm. Nakakapit na lang ako sa dingding. So, sobrang funny ng moment na yon. And that was the moment na talagang nasabi ko talaga na exercise talaga, it's not for me. Yun, share ko lang. Exercise. But I'm not saying that exercise is not important. Of course, it's important, no? Kailangan natin ng muscles sa katawan. Pero hindi ko talaga magawa. So sorry, ganyan. Diet lang talaga. Papag-diet nyo na ako na papag-diet. Pero exercise, I cannot.
And for the last question, how has your weight loss affected your relationships? With my family, wala namang masyadong nagbago. Kasi, bago ako mag-start mag-diet, yun nga, na-inform ko na sila na magda-diet na ako, ganyan. So, hindi na nila ako pinipilit dun sa mga bagay na alam nilang hindi ko kakainin. Although, nung sumobra na yung payat ko, sobrang nag-worry na yung nanay ko na kala niya may sakit na ako sa utak. Na gusto niya na akong ipa-check up. For real. So, during that time, talaga, pinipigilan niya na akong mag-diet na parang, okay, that's enough. Payat ka na. Sobrang payat ka na. And, you gotta, mukha ka ng bangkay, mukha ka ng may sakit. Ganyan. So, yun. Inform your family and friends. Yun. So, nasagot ko na pala lahat ng tanong. But before I end this video, I just wanna share some speech. I just wanna share some tips and advice para sa mga tao na gusto talagang mag-diet. So, ang masasabi ko lang, mag-set kayo ng specific goal. Kumbaga, yung mindset nyo talagang i-focus nyo dun sa goal or sa specific goal na meron kayo. Kasi talagang paplanuhin mo yung meals na kakainin mo. As much as possible, umaga pa lang, planuhin nyo na yung kakainin nyo all throughout the day. And isa sa mga nakatulong sa akin sa paglulus ng weight is yung not eating beyond 6 p.m. or uupo, hihiga, matutulog. So, wala nang masyadong activity na gagawin yung katawan mo. So, hindi mo na kailangan kumain ng marami, ganyan. As much as possible, yung dinner is konting portions na lang yung kainin. Kung gusto mo talagang pumayat. So, I think you should exercise as well. Kahit yung cardio lang. Kasi, importante rin yung muscle mass sa katawan. So, sana magawa ko rin yun. But, I don't think I can because I don't really like exercising. No matter how determined you are, kung wala kang disiplina sa sarili, sabihin mo man na cheat day, ganyan. Baka maghapon kang kumakain ng ice cream or maghapon kang kumakain ng cake or sweets or fried food or whatsoever, ganyan. No. So, you have to keep everything in moderation. Kahit cheat day yan, hindi ka, alam mo yun, you know what I mean. Disiplina pa rin. Kahit cheat day, disiplinado ka pa rin dapat. Okay, nakain ko na yun, okay na ako nun. And, kapag kayo po ay nagda-diet, wag na wag niyo pong gagawin yung hindi kayo kakain maghapon. Unless, you are on a fasting or na prayer fasting, of course. That's okay. Pero yung intentional na hindi ka kakain for 1 week, na tubig lang, ganyan. Lalo na kung nagsistart ka palang mag-diet at hindi ka sanay na walang kinakain. I don't think that would be a very good way to lose. Also, kahit binabawasan nyo na yung portions ng kinakain nyo, you have to keep it healthy pa din. Mo, nandyan pa rin yung protein, nandyan pa rin yung fiber, a little bit of carbs. And I would suggest na kung may budget naman, ganyan, you can consult a dietitian kasi sila talaga yung nakakalam kung ano yung best na diet para sa katawan mo. It just so happened na nag-work sa akin yung low carb and less oil na diet. So, syempre, iba-iba tayo ng body type. This diet might not work for you, di ba? And of course, magpapray. Magpapray kay Lord na bigyan kayo ng strength na makayanan yung pagda-diet na yon at ma-reach yung goal na meron kayo. Yes, ako pinagpapray ko talaga yun. Promise. Alright, and that's it for this video. If you like this one, please don't forget to give it a thumbs up, share, and subscribe to my channel. And if you have any suggestions on what video should I do next, please leave a comment down below. So I'll see you guys on my next vlog. I hope you enjoyed this one, and God bless you all. To God be all the glory. Bye!